OFWs na gustong magtrabaho sa abroad para kumita ng pera at pagdating po sa abroad sila po napapagsamantalahan. And I encourage my esteemed colleague Senator Riz Ontiveros, Mr. President, to file the proper resolution so that it gets referred to my committee, and I'll be more than happy and willing to work with her any way we could to ensure na ma-solve po itong problem na ito. And this is the reason why, if you remember, during the budget hearing involving the Department of Information and Communication Technology, na mabigyan po sana natin ng budget. Kasi po, zero budget po when it comes to intelligence, yung pong DICT. Wala po silang confidential funds na ibinigay po sa kanila. Unlike po sa other agencies na kung tutusin, hindi naman talaga kailangan nila ng confidential funds, pero nabibigyan sila. Ito pa kayong DICT, which is very important. Crucial po ito sa atin, especially if we're talking about human trafficking. Na ito pong sa human trafficking, they're using po the social media. Kasi po, karamihan sa mga nabibiktima sa atin ay through the social media. Kasi gumagamit po sila ng mga iba-ibang site, iba-ibang pangalan, cover, para hindi po sila talaga tunay na ma-identify. So, dito po papasok yung ating DICT. So, kung well-funded po yung DICT at meron po silang tinatawag na intelligence funds, then madali po masasakote ito pong mga scammers na ito na nagbiviktimize po ng ating mga OFWs. So again, doon po sa NGOs na nakipagtulungan po sa tanggapan ni Senator Riz Ontiveros, I really commend them, I salute them, and if there's anything more we can do to help, me being the committee chair sa Department of Migrant or committee chair sa mga OFWs, the migrant workers, again, I'll be more than happy to help. And hindi lang mo po dapat ako, this should be a collective effort for everybody to help para matugunan tong problema nito, because it's been a long, long time this problem has been existing. And in fact, nagyari pa ito many times in the past about yung pastillas. So hindi ko alam hanggang ngayon pala, nag-exist pa rin to. So it's about time na magising tayong lahat, magtulungan tayo para ma-address itong issue na ito. Maraming salamat, Mr. President. Narito ang kwento na yan. So yung trabaho po namin doon, gagawa po kami ng mga fake account. Yung fake accounts po yon sa marami pong platform. Facebook, LinkedIn, Tinder, marami pong dating apps. Tapos po, yung grupo po namin, iba-iba po kasi yung grupo. Yung grupo po namin, nakafocus po talaga kami sa LinkedIn kasi doon po yung may mga professional na trabaho. So yun po yung mga target naming tao, yung may mga mayayaman po, may magagandang trabaho. So, ang gagawin po namin, gagawa po kami ng account. Meron po kaming model. Yung model po is tunay na tao. Balika trabaho po namin siya. Para po, ang ginagamit naming picture, mga larawan niya, mga video, siya po. Tapos po, pag tumatawag yung magiging friends or connection namin, pag gustong makausap, nandyan po siya para kausapin through video call. Or gusto ng voice call, nandyan po siya para gawin yon. Bali, ang pinakatrabaho po namin is chat. Chinachat po namin sila. So, kami po yung nakikipag-communicate. Kukunin namin yung loob nila. Kailangan magtiwala sila sa amin. Pagkatapos po nun, pag feeling namin, nagtitiwala na sila sa amin, yayayain na po namin silang mag-invest sa cryptocurrency. Magaganap lang po yun kapag ka nailipat na po namin sila sa WhatsApp or Telegram. Yun po yung pinaka main messaging app po na ginagamit namin, kasi yung mga ginagamit naming fake accounts ay pwede pong maband. So kailangan malipat po namin sila sa Telegram at WhatsApp para continuous po, long term yung communication na mangyayari sa naging customer at saka po sa amin. Yan sa pang-i-scam po namin, meron pong dinadown, may kailangan po kami ipa-download sa App Store or sa Play Store. Yun po yung crypto.com or Coinbase or Kraken. Yung pong tatlong yun ay exchange kung tawagin. Pero legal po sila. Dahil yun po talaga ay ginagamit ng mga nag-cryptocurrency trading. Pumapasok na po yung illegal o yung hindi tama na pinapasok ng mga biktima po namin is yung link na nanggagaling po sa mga Chinese. Ipapakilala po namin yun as trading platform. Kung saan, yung pera po nila sa crypto.com or sa Coinbase or sa Kraken, ililipat po nila doon para itaya. So, pag nalipat na po nila yun doon, ayun pong link na yun ay kontrolado na po ng mga Chinese. Kung gusto kanilang pa-withdrawin, pwede kang maka-withdraw pag in-approve po nila.
Pero pag ayaw nilang pawidrohin ka, hindi po niyo yung mawiwidraw hanggat wala po silang approval. Dahil po sa unang pagkapanalo nila, nadodoble yung pera nila, papawidrohin po muna nila para mapaniwala si biktima na pwedeng mag-withdraw, posibleng mag-withdraw. Pero sa susunod na lumaki na ng lumaki yung kapital o yung investment ng biktima, at gusto nila nilang withdrawin ito, hindi na po nila mawi-withdraw kasi hindi na po i-approve iyon ng mga Chinese. Meron po kaming tatlong grupo sa company, kanya-kanya po kaming bansa. Kami po, naka-assign po kami sa US and Canada. Yung kabila pong grupo, United Kingdom at saka po Germany. Yung kabila pong grupo, nasa ano po sila, lahat ng dating app na kahit ano pong bansa. Binahagi sa amin ni Rita. So, yung trabaho po namin doon, gagawa po kami ng mga fake account. Yung fake Ibinahagi sa amin ni Rita ang isang pakete ng mga dokumento na ginagamit nilang blueprint sa pang-scam. Kumbaga, para ring isang regular na call center agent na humahawak ng account. Mula sa workflow table, quote, insert investment topics and end chatting with unqualified customers as soon as possible. Don't waste too much time on unqualified and worthless customers and cut directly to the investment topic. Know what time he goes to bed. You need to know if he is asleep when you chat and arrange the time in advance when you open an account and recharge later. Most people spend the night in emptiness and loneliness, and you accompany him at this time. Just give him enough love. Night is the best time to touch people's hearts. Purpose? To make him like you, trust you, depend on you, and want to get you right away. Close quote. Binigyan sila ng striktong profile ng personality ng taong ipinipresenta nila. Kung ano ang mga dapat isaisip, ano ang priorities bilang agent, at kung ano mismo ang sasabihin sa mga kausap nila. Mula sa word file na matters needing attention, first of all, we must clearly know which country our characters will be packaged to. Our current customer groups are mainly Canada and the United States. So we need to package our character work to the United States or Canada, but the nationality of our characters must be Asian. Secondly, our characters are packaged as female elites in the workplace, over 32 years old. We have very rich workplace experience. The position must be packaged as a manager or above, and it is forbidden to be packaged as a general employee. Tulad ng isang call center agent, meron silang call flow. Meron din silang spiels, may mga nararapat na topics lang na pwedeng pag-usapan. At kasama nito mga nakahandang sagot sa pinaka-random questions na maaring sabihin ng customer. Mula pagkain, binabasang libro, sports tulad ng basketball, hiking, and even skiing. May mga linyang nakahanda tulad ng mga sumusunod mula sa chat topic. Document. I am a New Yorker in the United States. I am motivated to travel. I listen to less pop music except for Taylor Allison Swift. I like playing basketball and I am a fan of the Lakers. But since Kobe left, I have not dared to watch the Lakers game again. After dinner, I usually watch the news and research cryptocurrencies. Higit sa lahat, hanapan sila ng extensive resume. Handa rin ito. At may mga pekeng detalye at links. Kunyari ang agent ay nagpakilala bilang Claudine Wong, marketing manager at Accenture, graduate ng Nanyang Technological University, Singapore at USC Marshall School of Business. Dagdag pa ng profile, over 10 years of career in business management, team leadership, and customer service with Fortune 500 companies. Kaya mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo kapag may nagme-message sa atin na hindi natin kilala kahit sa LinkedIn.